Tapos na tayo dito kay Cars Model. Ang atin namang kasunod ay ang ideal, reality, consequences, or rational model. Ayan, or ito tinawag kong IRCR model. Ano. Actually, this one was just shared to us nung kami ay kinuha or na napasama dun sa pool of research reviewer ng regional at the regional level. So, the IRCR model. So yung I, it pertains to the ideal, the R is the reality, C is for the consequences, and the second R is for the rational. First, the ideal, it tells the desirable situation or goal. Ano ba yung dapat na nangyayari? Ano sana yung magandang nangyayari? Ano yung kalagayan na inaasahan ng lahat, di ba? Kunyari, ang mga estudyante na kapag-perform ng ganito. Kunyari, mga teacher inaasahan na ganyan ang gantong ginagawa. And then, you insert the second portion, the reality. Dito naman ipapakita natin na ano yung current situation, di ba? Current condition. And then, aside from telling the current condition, ano yung naghahamper para marating yung ideal situation. So through this, pinapakita natin yung problem at hand sa reality part. So ulitin natin do sa ideal, ano yung desired situation, and then pasok sa reality. Kaso lang, ganito ang tunay na nangyayari. At sasabihin nyo, ito ay dahil sa kung ano yung nagpe-prevent. And then you insert the consequences dahil nga nagkaroon ng gantong problema. So ano yung pwede nating gawin? Ano yung ipopropose mong solution para ma-address mo yung goal dito sa ideal? Kita nyo, so bumabalik lang din sa ideal. Ito yung solution yung share nyo dito sa consequences. And then at the latter part, i-share ninyo naman ngayon yung ano ba yung kagandahan dito, ano yung value ng solution na inyong binibigay. In short, yung significance. So, to sum up, yung ideal ay ito yung maganda, ito yung inaasahan natin na sana'y kalagayan na or ganito sana yung situation. Pasok sa reality, kaso nga lang, hindi natutupad dito dahil ganito ganyan. And then, dahil alam mo na yung problema, ano naman yung solution mo? So, ano yung consequence ng problema yun? Ano pwede mong gawin? So, dahil diyan, pwede nyong i-execute itong gantong pamamaraan. And then, rational, kapag naging maayos ang gantong pamamaraan, ano mangyayari? Then, babalik tayo dun sa kay ideal pa rin. Diba? So, dito, ang pinakang mabigat ay yung significance talaga. Kasi doon pa lang sa una, papakita na ganito yung magandang mangyari kasi ganyan. Diba? So, nag-uugat tayo dito sa significance. So, to give you some example. So, first, I tell here the desired situation. So, progressive countries are characterized by students having high comprehension scores on national tests. Students having excellent performance has greater tendency to contribute in nation building. Reading as a primordial skill is continuously honed throughout MEC. Being well equipped with reading skills, learners are seen to navigate themselves throughout their lives. So, dun. Sa unang paragraph, ipakita natin na ganito ang dapat na nangyayari. Ganito yung inaasahan. Ito yung pleasing situation. But then, babalik tayo sa, or pupunta tayo sa realidad. So, ano yung problema dun sa pleasing situation? Bakit hindi nararating? So, giving the attention to reading performance, so the school records of students' reading status reveals na students counters motivational struggles toward reading. So, dito pinapasok na natin yung problema. So, one significant factor, so ano yun that prevents the goal that contribute to the reading performance is the interest. So, dun sa una,
Unang paragraph natin para kay Ideal tungkol sa reading, bakit mahalaga ang reading, ano yung naibigay ng reading at ano sana ang mga estudyante pagdating sa reading. And then pagdating dito sa reality, pinakita naman natin yung ano yung kasalukuyang nangyayari at bakit nagkakaroon ng gantong pangyayari. Ano yung hindi nararating yung pleasing situation dahil sa gantong sitwasyon. So in this example, ang naging factor ay yung interest ng mga readers. Kaya hindi nila masyadong iniintindi o naintindihan yung kanilang binabasa. So we are done with sharing the pleasing situation, then the problem at hand. Now, what could be the solution? You tell what can be done. What do you propose? So, with motivational factors in mind, it may be beneficial that varieties of topics for reading materials be used by reading teachers and students under reading programs. Having a chance to choose an interesting material under the same level of instruction, learners might be more motivated to read, thus more cautious on information they encounter on reading. So, in short, dahil nga ang problema ay motivational factor, so ang iyong solution ay tungkol din sa motivation, di ba? Paano kung magbigay tayo ng mga iba't ibang reading material pero same level, appropriate level, pero iba't iba ang kanyang topic, kasi baka doon nagkakaroon ng problema ang bata na hindi naman siya interested dun sa sole material na ginagamit sa buong klase. Diba? So, may choice siya kung anong kanyang gustong basahin. And then, now, you have shared your solution, then you give the significance. So, tell the value of your solution and bridge the reality to the ideal. So, sasabihin natin ngayon yung kahalagahan ng solution. And then, titingnan natin na yung problema, paano natin mapupunta dun sa pleasing situation. Now, the use of materials that can catch the motivation of the students have been widely practiced in teaching. So, its impact on students' engagement is also unquestionably positive. So, maganda naman daw. Then, hence, it might be timely that variety of reading topics be available for reading program. By tapping students' interest in reading, their engagement to the content of the material could be heightened, from which their comprehension might also improve. So, dun sa ating reality, ang problema ay hindi nga interested. And then, dahil hindi sila interested, hindi nila masyadong na-absorb yung kanilang binabasa. Kung kaya't hindi marating yung ideal situation na ang mga mag-aaral ay nakakaintindi at mataas, magandang reading comprehension. So, yun yung ating binigay na value of your study dito sa rational part. So, pwedeng one paragraph for ideal, ano yung pleasing situation, one paragraph for reality, ano yung problem at hand, bakit hindi makarating dun sa ideal or pleasing situation. Then, consequence, ano yung pwede mong gawin para ma-address mo yung problem at hand upang marating nyo yung pleasing situation. And then, the last part, ito yung magdadala, ano yung significance na magawin mo yung solution na mag-address sa problem at hand upang marating yung pleasing situation. Ayan. So, kapag binuo natin, nagigisang paragraph sila, ganun ang daloy. Diba? So, simple lang. Basta, tulad nga nung naunang reflection question, kailangan alam mo talaga yung significance ng iyong study. At alam mo yung iyong ginagawa. Diba? Yung talagang tunay at legit yung problema. Yung tunay at legit yung ina-address mong issue. Hindi yung nanghula ka lang, ay, ganito ang gagawin kong research. Ganito ang gagawin kong action research. Pero wala naman talagang ganong situation. So, mahirap gumawa ng research intro kung hindi naman talaga nangyayari. So, sayang naman yung significance kung wala talagang i-address, di ba?
So again, that's IRCR model. So nakadalawa na tayo. The third one is the deficiency model. So dahil